Sumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang K-12 program. Sa naturang programa, madadagdagan ng 2 taon ang kasalukuyang basic education system. Pero ang ilang grupo tutol pa rin dito. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam! Decidido nga ang DepEd na ipatupad ang programang K-12 na magdadagdag nga ng 2 taon sa high school ng ating mga mag-aral at hindi nawawala yung mga umaalma at nagre-reklamo. Gayunman, bahagya na nagsimula ang programang ito. Narito ang report. Tila nakagraduate na sa Senado ang Senate Bill 3286 o Enhanced Basic Education Act of 2012 matapos itong makapasa sa third and final reading. Ilang hakbang na lang, malapit nang maisabatas ang programang K-12 ng pamahalaan. Sa ilalim nito, required ang kindergarten bago ang 6 na taong elementarya. Susundan ito ng junior high school na mula grade 7 hanggang grade 10. Magkakaroon din ang karagdagang 2 taon na tatawaging senior high school. Ayon sa DepEd, kabilang ang Pilipinas sa 3 bansa sa buong mundo na 10 taon pa rin ang edukasyon bago ang kolehiyo. Sa buong Asia naman, nag-iisa na lamang tayo na ganito. Gayunman, hindi lang tungkol sa pagdadagdag ng 2 taon ang K-12. Layunin daw nito na patatagin ang curriculum, linangin ang nakasanayang dila at gamitin ang teknolohiya. Kapag ito'y naipasa na, yung mga pondo na kakailanganin natin, para dun sa mga preparasyon na ating gagawin, para dun sa karagdagang taon na gagawin, halimbawa, ay maaari na ngayong mangyari. Sa mga pampublikong paaralan katulad ng Lagro High School sa Quezon City, mga freshman ngayon ang unang nakaranas ng bagong kurikulum ng K-12. Grade 7 na sila kung tawagin at hindi na first year high school. Kahit wala pang batas, may otoridad daw ang DepEd na baguhin ang kurikulum. Advance na po. Yung tulad po ng samat namin, pinag-aaralan na rin po namin yung mga pinag-aaralan din po ng mga past na third year. Yung sa parents naman po, nagre-reklamo po sila kasi yung sa 2 years na yun, dagdag na naman daw po sa gastos sa pera. Pero po, para po sa aming mga estudyante, mas maganda po yun. Aminado ang DepEd, maraming magulang ang umaalma dahil dagdag gastos daw ang karagdagang 2 taon. Pero paniwala ng ahensya, mas makakatulong pa raw ang K-12 dahil pwede na raw matanggap sa trabaho kahit senior high school pa lang ang matapos. Kung sasabihin po natin na ang ating mga anak ay mas handa na kapag nakapagtapos ng high school dahil mas malaking namang porsyento ay hanggang high school lang naman po ang natatapos, sila po'y makakapagtrabaho. Pero patuloy pa rin itong tinututulan ng ilang grupo. May pagkukulang na nga raw ngayong 10 taon pa lang ang basic education, dadagdagan pa raw ng 2 taon. Kataas na dropout rate ay yung hindi nakakatapos ng high school ang karamihan sa mga kabataang Pilipino. Lalong lalala ito sa palagay natin. Yung patuloy na kakapusan sa budget, no, hindi napakita ng Malacanang, ng DBM na mapopondohan ng sapat. Oras na maisabatas nga ang K-12, nakatakda sa June 2016 simulan ang grade 11, samantalang sa June 2017 naman itong grade 12, ito yung tinatawag na senior high school. Batid naman daw ng DepEd ang mga kakulangan sa aklat, guro, silid-aralan at maging sa palikuran, at target nila ang punan ang mga kakulangan na ito sa pagtatapos ng 2013. Jessica? Okay, so malinaw yan na hindi sa itong coming June ang implementasyon ng K-12. Jessica, nagsimula na actually ang implementation ng K-12. Hindi lang magdadagdag, hindi pa nagdadagdag ng senior high school. Mm-hmm. Yung kindergarten noong 2011 ay required na sa ating mga bata. At sa ngayong school year na ito, sinimulan na doon sa freshmen. Mm-hmm. Sila na yung first batch na makaka-experience nung parang powered na curriculum na kanilang ni-revise. Pero yun nga, dahil malaking issue nga daw kung saan magkaklase itong mga senior high school na ito, pinag-aaralan pa kung pwede bang humiram ng facility sa mga college. Kaya sa 2016 at 2017 pa nila itinakda itong senior high school. Jessica? Okay, there should be enough time. Kasi nakita natin nga yung masamang epekto nung dali-daling pag-implement yan sa kinder, no? Nag-rehistro o nag-enroll ang maraming bata. Tapos pagpasok, yung mga nakaupo sila sa mga pasilyo, walang mga nakalaang mga dagdag na silya sa kanila. Para sa dagdag na mga baitang, no? In elementary, tama ba? And high school, bam? May enough time kung 2016 and 2017 pa ang full implementation yan. Mm-hmm. May sapat na oras at sa ngayon may isa pang problema, Jessica, yung ilang mga teacher nga daw ng kindergarten, volunteer pa lang, yung iba hindi pa raw nakakatanggap ng kanilang mga sweldo. Pero
naway magkaroon ng sapat na panahon ang DepEd na maplansya at matugunan lahat ng mga problema ito sa kanilang programang K-12. Jessica? Maraming salamat, Bam Alegre.